Hello guys, yon magandang gabi sa inyo. Conrad Basics by Bass Result. Bali, nag-create tuloy ako ng short video para sa fire detection alarm system. Ito, ibang brand naman to. Yung brand nyo is Apollo brand, made in United Kingdom. Addressable one loop addressable fire detection alarm system. Yun, kaya niya yung 125 addressable devices. All devices is naka loop powered. Ibig sabihin, lahat ng detector, manual call point, sounder beacon is sa loop lang nakuha ng power. Wala ka nang kailangang ibang wire na separate. Halimbawa, kailangan mo ng sounder o kaya ng bell. Ay, ng sounder. Doon na lahat na nasa loop na lahat. Pati yung sounder niya is addressable. Kaya napakadali nitong i-manage. Madaling i-manage. Madaling i-wiring. Basta mabigyan ng tamang instruction yung magwa-wiring, kasi nakalup lang to, parang isang bilog lang to. Kung saan yung kasunod na number, doon ka pupunta. Yun, sunod-sunod lang yun. Kahit hindi mo putulin yung wire, kung maputulin mo, dugtong mo para at least isang loop lang. Wala kang ibang pupuntahan. Pag alis mo doon sa panel, doon ka rin sa panel babalik. Halimbawa, limang floor, loopin mo, patakbo mo, ground floor, akyat ng second floor, akyat ng third floor, fourth floor, fifth floor, tapos baba ka sa panel uli. So yun, wala kang magiging problema pag ganun, pag yung wiring kasi napaka-importante kasi ng wiring. So, yung video ko to, short lang siyang video, may paliwanag ng konti with regards dun sa unit. Then, may sample ako ng pag-wiring. Nag-wire lang ako ng tawag dito, manual call point, isang sounder beacon, isang smoke detector. Yun, iniloop ko lang, tapos pinasok ko dun sa program ng panel, tapos tinesting ko. So yun, magandang umaga sa inyo. And one more thing, palike na lang ng video pagka nagustuhan nyo. Pa-comment if you want some, pag kailangan ko pa ng improvement. And pa-subscribe naman, tingin nyo okay yung video and mayroon pang ibang pwedeng matuto sa video na to. Yun. Maraming salamat and good day. To follow na yung video ko. Salamat! Ito, testing ulit tayo ng panel. Okay, ibang brand naman to. Although nakapag-video na ako nitong ganitong brand. It's Apollo. Apollo brand, made in UK. Addressable fire alarm control panel. And meron siyang Tingnan kung ilang loops. Oh yan, yan yung ano niya. Fire alarm control panel, addressable. Lagyan ko mamaya ng backup battery. Wala pa siya nakalagay, pero testingin natin ito mamaya. Yun, so yun, ganyan lang siya kasimple. Pero kaya niyang yung functionalities ng isang FDAS, fire detection alarm system, is kumpleto naman sa kanya. Yan. May mga terminal relay, fire,
para sa alarm. Okay. Ano to? One loop. Faces. So, yun. Set up ko lang to. Then, continue natin itong video. Okay. Yun. Backup battery. 12 volts. 7.2 Ah. 2 pieces ulit, naka-connected in series para sa requirement natin na 24 volts DC. Okay. Yun guys, continue video ko lang. Ito, sinetap ko na from kanina yung bear pipe panel. Wala pang nakakabit. Ngayon, kinabitan ko ng backup battery. Yan, iluwas ko lang kasi hindi ko pa naman imamunt. Testing lang to for deployment naman to sa ano sa Manila. Sa Paco, Manila. Government project, yun, kabilang nakakuha ng fire detection alarm system. Ano to, addressable, fully addressable yung system. Although one loop lang to, kaya naman ito ng 126 addressable devices. Yan. Okay, ibang brand naman to. It's Apollo. Yan. Magandang lasa to. Made in UK. Yan. Meron din silang ano. Ito ay enlisted. Meron din silang mga UL-listed na device. Na products yan. So, yun. Na-check ko. Naka-loop naman to. Ito, loop in. Ito, tatakbo. Papunta sa unang device. Nagkapit lang ako ng tatlong device, manual call point, sounder beacon, and smoke detector. Address 1, address 2, address 3. Yun. So, yun. Tapos, after ng address 3, since class A yung wiring natin, nakalup to. Pabalik. Yung pagbalik, yun. O, yun na siya. Nasa loop out. Yan. Bumalik na siya. So, i-power up natin. Ito, may error pa to since hindi pa nakaprogram yung ano, yung mga devices. Mamaya ako ipoprogram. Pero para lang makita nyo yung mga fault na lalabas. Kasi babasahin niya yung ano, yung mga nakakabit sa kanya na device. Kaya mag-fault. Yun, silence ko lang para may paliwanag ko sa inyo na mabuti. Yan, nakalagay naman buzzer silence yan. Pero ito, general fault, power fault, may naka power fault, battery. Hindi ko pala nabalik yung battery, balik ko yung battery ha. Oh, kita nyo, naka power fault, naka power fault, saksak ko itong battery. Yun. Okay, nakabit ko na. Supposed to be mawawala yung error niyan. Dapat tingnan natin. Yun, mga nawala na. Pagka-read niya, mawawala na yung error. Okay, reset ko. Ay, silence. Ang sabi niya, tatlo yung error. Address 126. Ah, okay, may baliktad yung ano ko, yung dip switch. Ito yung sounder beacon, pabaliktad yung ano nito, yung pag-address. Turo ko yun sa inyo next time yung paano mag-address kasi iba-iba yung addressing protocol ng mga, although naka-dip switch, iba-iba kasi yung pag-address ng mga devices. Yung iba naka-rotary na switch, dip switch, tapos yung iba through laptop yung pag-program. Although itong kinagater natin is user-friendly, madali lang naman siyang i-address. Oh, wait lang ha. So, ayan. Tinama ko lang yung addressing. Yun. Makikita nyo, tinan natin siya events. Yun. Naka more fault siya, may tatlo siyang fault.
Tapos yung other, naka-general bolt din yan. Yung sa program, yan, naka-auto-learn. So, auto-learn, enable on. Okay. Pero ito muna yung tanggalin natin. Itong more fault, yung tatlo. Since, kaya tatlo yung fault niya is, nagdagdag ako ng tatlong device, which is naka-address as 123. Naka-address ng 123, pinasok ko sa linya, pero hindi pa siya nakapasok sa system natin, sa panel. Kaya yun, nag-error siya. O yun, nakalagay na fault, tatlo. Yun, nakatatlong fault. O ngayon, ipapasok ko siya sa system natin. Okay. Ipasok ko muna siya. Hindi ko, next time ko ipakita siguro sa inyo para hindi kayo masyadong malito kasi yun. Okay. So yan, reinitializing panel. Pumapasok na yung ano niyan. Tapos mag-re-read siya. Nilalearn niya yung mga nakakabit sa kanya. Lahat ng device. Tapos, reboot. Yun, tinan natin kung may error pa rin siya. Supposed to be, dapat is wala na siyang error. Yan, pagka gantong konti lang, medyo mabilis pa itong mag-grade. Pero pagka naka-deploy na kayo, mahaba na yung wire, marami ng devices. Yun, medyo kumakain ng minuto. Pero hindi naman naabot ng 20 minutes. Okay. Silence. Cold system. Okay. Naka-system fault pa rin siya. Reset natin. Ay. So, yun. Okay, since naka-error kanina, ayan, nireset natin siya, pero okay na, napapasok na natin yung devices natin, yung tatlong device, ayan, ay ginalaw lang ako, lumabas lang uli yung isang fault, yan na ba, yan, pero, tingnan natin, ayan, lumalabas siya. Galawin ko lang ulit ito. Ayun. Okay. Oh, reset ko lang ulit ito. Ay, sorry. Back. Okay. Ay, mali. Sorry. Ulit. Reset lang pala. Okay. So yun. Okay, ito na normal na siya. Babaguhin ko na lang yung ano niya, yung date tsaka yung time ba tama. Yeah, pati yung time. Since kay galing sa supplier, manufacturer, ayan. Tinetest ko lang to kasi before deployment na to, delivery namin today, deploy namin mga 2 to 3 weeks, then try ko mag-create uli ng video pag naka-deploy na ito. Pero ito yan, wala nang error. Subukan natin tingnan yung mga device.
yung kinabit kong device sa loop, yung tatlo. 1, 2, 3. Yun. Kina natin yun. Zone 1. Ayun, address 1. Address 2, sounder. Address 3, smoke detector. Yun yung 1 call point. Sounder device. Smoke detector. So yun, tapos diyan pwedeng lalagyan mo diyan ng ano ng pangalan. Kasi address, tapos lalagyan mo na halimbawa office, clinic, reception. So yun. Okay, last night test ko lang tong ano. Kung okay ba tong kabit ko ng ano sounder beacon. Kasi wala na siyang error, try ko lang patunugin. Okay, wait lang. So yun, ganito gagawin natin. Sprayan ko itong smoke detector. Pag tumulog to, tatanggalin ko na lang itong head. Kasi pag nireset ko, medyo mas matagal pa ng konti. Nasa office tayo, baka mamaya umakyat yung marinig sa baba. Umakyat yung guard, ma-report pa tayo. So yun, sprayan ko itong smoke detector. Tutunog to. Tanggalin ko yung head kung hindi ko ma-reset agad. Okay. Ito na. Wala na yata ang pang-testing eh. Yun. So yun na. Okay. Okay. Yun, so far, since malapit lang naman yung wiring ko, gumana naman. Pero ito, naka-alarm pa to. Ayan, naka-alarm pa siya. Kasi tumunog siya, naka-alarm pa. Ito yung tumutunog. Nakita nyo naman, umilaw kanina. Ayan, naka-fire pa siya. Kaya lang siya, nag-stop tumunog. Ito, silence alarm natin. O, resound natin, hatin na natin. Ay, wait. Function. Enter. Okay. Resound. Yan. Yan. Okay. So, yun guys. Okay na to. Okay na yung setup natin. Okay naman yung device. Okay yung panel. So, ready to go. Wait lang. Para makita nyo. Kasi may hangin, may smoke pa yan sa loob. Ipa natin. Yan. May smoke pa. Reset ngayon natin. Okay. Reset. Okay. Yan. Suppose we, ganyan yung ano, normal ng display ng panel. Okay. Okay. Ayan lang yung nakailaw. Ito yung display ng panel. Yan. Ganyan lang siya. So, yun guys. And maraming salamat. Conrad Basics by Bass Result. So, palike, share, and subscribe na lang kung okay sa inyo. Kung may comment kayo for improvement, paki-comment na lang po. Maraming salamat and good day.